kanan dyan. Yun, lumagpas ko. Sige, 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 sa kabilang kanto, kanan. Isa pa, sige, may isa pang kanto ron. So, dala niya. I-try ko. Sinundo niya yung nurse. Nakakatawa naman. Ayan tayo. Sa Wakali. Yung... Fire truck po. Okay. Good job. Thank you. Ingat, ah. Best man. Gala-gala, dito muna kayo. Ayan, hindi mo na sugad ng ganito para meron kayong ganito. Iingatan nyo lang, ha? Pinapakain naman kayo? May agahan? May tanghalian? Hapunan? Kompleto? Alagang parlor kayo, ha?
Parang gusto niya may COVID ah, para kompleto chika. Kutos ang kuminom. Ha? Bawal. Bawal minom. Tama yun. Naipit kami. Naipit kami ng truck. Social distance. Kami dumaan na. Kayo magdidikit-dikit ha? Bawal po dikit. Bawal dikit. Ay, muna kayo. Mainin ba, Chef? Kaya bilis ng puli. Eh. Chinek ko, nakakakain daw sila ng umaga. Ng halia. Sabuna. Tuloy-tuloy lang, ha? Apo, okay. O, oh, ayos ba? Kumain ka lang ng tanya ng dinner? O, oh, buti may nakaayos eh. Parang hindi nakakakain ngayon. Busong ka pa? Tulog mo yan, may pastilya. Bukas ulit, baka. Ayos ba? Talagang hindi kayo taga Maynila, no? Okay, pag-alagala, ha? Social distancing. This one. Baka buntis si Murinyan. Hindi, meron. Hindi, ha? Sa'yo ba yan? Siri, social distancing. Taga Moriones ka? Abad Santos. Ba't kita pa mo eh? Eh wala po kami kubong. Kasi nasira po yun. May kasunog pa yun. Hindi na nagawa. Oh. Malang po kasir. Oh, Mayor. Di ba, Mayor? Mayor me. Wala na lang sa banyo. Oh my God. Ayaw kayo. Apo, kaya. Ganto nga kanina, matagal. Dagdagan yung tatlo, ha? Ay, copy mo, Mayor. Buntis ka rin naman, eh. Dagdag talaga. Buntis ka ba? Ayaw ko nang ako. Ayaw mo na? Buti naman. Nakatatlo ka na. Tama niya. Ayaw pa, Mayor. Ayaw pa, Mayor. Ayaw. Ayaw. Ayaw.
guys. Yung binondo ninyo. Binondo ninyo lang. Baka nang gawin. Thank you, ganda. Ba? Ganda na. Ata, ayaw na. Tulog na. Oo. Tawad. Magkano ba yung banyo? Banyo ako. Magkano po? Oo. May kanya-kanya silang ano. May kanya-kanyang cubicle. Pre. May kanya-kanya silang cubicle. Yung mga basura, oh. Oo, oh, ayos pa. So, lahat sila may paliguan. Oh, ayos ba? Sarap ng buhay nito. Oh, ayos ba? May labakan pa siya, oh. May naliligo sa oblo. Ayos ba? May tubig. Kumain ka na. Very good. Salamat ka sa Diyos. Thank you, Sam. Kaya pa ka BSW. Yes, sir. Mag-ingat kayo, ha? Ako na. Kumain ko lang yun sa mga hospital. Saka tapos pagbigyan ko rin sa inyo. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Tulog na! Tulog na kayo! Tulog na po kayo! Tulog na! Para tamanggad kayo! Ano mga kababayan, sa lahat po ng mga nagtatanong, sa lahat po ng yung mga nag-aalala po na mga kababayan natin, nangka ka na dyan ha, sa Recto, tapos pabalik ka ng Binondo, Balcarce City Hall. Sa lahat po ng mga nag-aalala na tungkol sa ating mga street dwellers, eh in our own little way naman noon, nung isang araw pa, talagang inaasikaso naman sila. It's just that, siyempre, hindi naman kaila sa inyo na talagang lahat ng sektor pinipilit natin na bigyan ng atensyon dahan-dahan, unti-unti, pero strategic. No? O, sa mga nag-aalala natin, mga manunood, o, sa mga ipinorward nyo sa aking picture, message tungkol sa street dwellers, ayan po, sila po pinakakain ng pamalang lungsod ng agahan, tanghalian at tapunan. Kaya lamang yung ilang mga kababayan natin street dwellers at saka mga bisita natin street dwellers na pumupunta sa Maynila, eh from time to time mo lumalabas pa rin sila. Namimiss nila yata yung Hotel de Calao at Hotel de Rojas Boulevard. Pero pinipilito natin ibalik sila at palalakihin pa natin yung area. As you can see, we provided a certain level of decency sa panira nila. For the meantime, they have a separated, they are segregated through
yung tent, no? Sige, ate. Tapos ito naman, no? Para sa mga kinakabahan na Comerban food supply. Diretso mo lang. Diretso mo lang. Diretso. Tuloy-tuloy po tayo, ano? Ito lang po na exempt sa curfew. Ito pong ito po yung recto, no, na portion sa gabi na gulayan. Tuloy-tuloy po 'yan kasi ang logic behind para lahat ng pamilya ng bayan na pangunahing bilihin ng ating mga kababayan, no, ay patuloy na magkaroon ng enough supply ng basic goods or basic product. Yan po 'yan, tuloy-tuloy po 'yang karne, lahat ng uri ng karne, gulay. Sila po sa area na ito, mapapansin ninyo, ayan. Medyo kanina pinapulis natin yung mga yan na mag-iwahiwalay ng kaunti, huwag magdikit-dikit. Pero alam nyo naman, ang mga utaw ko minsan, talagang sintigas ng ulo ng bakal ang ulo, pero still will try to discipline the area. But they are allowed in this area. Kaya wala silang dapat ipangamba. Hanggang one luna lang ho yan. Tapos yan, ayan na po, ayan. Makikita nyo, one luna, wala na po. Hanggang dyan lang po sila. And we continue to clean it. At 5 a.m. After that, itong area na to, lahat ng maglalakad na dito, huhuli na po. May curfew na. So doon lang yung walang curfew sa buong Maynila. Kasi to continue to have a normal life with regard to our basic needs, no, ng ating mga kababayan sa lungsod at tulong din namin sa Metro Manila. Kasi marami rin kumukuha ng basic goods dito sa Maynila. Ayan po yung mga truck nila, oh, kung mapapansin nyo. Diyan po galing yung mga gulay na yan. Yan. Oh, binigyan namin sila ng area ng paradahan, oh, pagkagabi, oh, para hindi maputol yung food chain. Yung food supply as much as possible. So we address our city and we address also adjacent city or our neighbor cities. Kasi minsan umaabot pa ho yan hanggang Cavite yung mga gulay namin dito sa Maynila. So going back to our yung concern ng ilan nating kababayan. So pinipilit po namin tugunan ang inyong mga concern. Basta in our own little way, no? May awaan Diyos with your prayers. Your city government will continue to function and will try to live as normal as possible. Natutuwa lang po ako dahil may panawagan pala sa atin yung ating mga frontliners. Sabi ng mga frontliners natin, mga doctors and health centers, sabi nila, we stay, ano yung sabi nila? Parang sinasabi, something to this effect, we stay in our work. Parang ganon, tapos sabi nila, please stay home for us. O, parang something to that effect. So may panawagan din ng ating mga frontliners. So anyway, yan na po muna mga kababayan. Update lang doon sa isang concern ninyo na amin naman po sa maliit naming kaparaanan na tinutugunan. And we will continue to address that. But if you will still see some, ayun po yung talagang ayaw magpasakop. Ayaw po mamaha sa pamamahala. Pero ilan na lang naman po yun. But be that as it may, we will continue to implement curfew. So kukunin namin sila, ilalagay namin sila dyan. At yung mga talagang matitigas lang ang ulo, hayaan na natin ang kapulisyahan to implement the curfew ordinance. So magandang umaga po mga kababayan. Thank you sa inyong lahat at with your support and prayers, kaya po natin to. Huwag po tayong papatalo sa virus, ha? Oo. Mas magaling tayo sa virus. Mas kaya natin to. But kakayanin natin to kapag sama-sama tayo. So magandang umaga po. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first.